Unang una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Lumaki po ako sa isang bayan sa Palawan. May mga karanasan akong gustong ibahagi sa inyo. At lahat ng ito ay nangyari mismo sa bahay ng lola ko. Noon pa man ayon kay lola, hindi pa sila pinapanganak ay marami na talagang kwento tungkol sa lupain nila. Yung bahay po ni Lola ay nasa gitna ng lupain ito at napapaligiran ng mga nagtataasang puno tulad ng kakao, mahogani at iba pa. Sariwa at magandang dampi ng hangin doon tuwing umaga at hapon, at kahit na tanghaling tapat ay hindi talaga tutulo ang pawis mo. Taong 1993, ako po ay grade 6 nung time na to. Naglalaro kami ng pinsan kong tawagin natin sa pangalang Ernesto. Natatandaan ko, sa lahat ng mga alaala noong elementarya ako, ito yung tumatak sa akin at hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Isang hapon, kakauwi lang namin galing eskwelahan at natatandaan kong nagsabi itong si Ernesto na magbibihis lang ito at agad na pupunta sa bahay. Bilang mga bata, yung mga jolensay ginagamit naming bala sa tirador. Tapos ikakabit namin ang karton na may hugis bilog at titirahin. Bata pa po kami nung time na to, at kung sino ang makakatama ng tuldok sa loob ng bilog, siya ang panalo. Maya-maya pa ay dumating sa bahay itong si Ernesto. Kaagad kong ikinabit ang karton sa puno ng mahogani at nagsimula kaming maglaro. Magtatakip silim na nung nakarinig kami ng kakaibang tunog ng ibon sa itaas mismo ng puno. Napahinto kami sa aming ginagawa at agad kaming nagkatitigan. Nag-ikot po kami sa puno habang nakatingin sa itaas. Hindi nagtagal ay may nakita kaming buntot ng ibon. Kulay ginto po ito at kahit na medyo madilim na, kitang-kita namin ang kintab ng mga balahibong iyon. Nagsabi ako sa pinsan ko na bigyan niya ako ng jolens at titirahin ko talaga ang ibon na iyon kasi kakaiba ito. At nung dumako kami sa harap ng puno, gulat na gulat kami sa nakita namin, Boss Chris. Hindi ako makapaniwala na ang ibon na iyon ay kasing laki ng aso. Ngunit alam din naming kalapati ang lahing iyon. May mga alaga din kasing kalapati noon si kuya, kaya alam namin kung ano ang itsura. Ang kakaiba lang sa kalapating iyon ay malaki, may kulay gintong balahibo na kumikintab sa tuwing masisinagan ng palubog na araw. At yung mga mata niya ay kulay pula. At nung akma ko na siyang titirahin ng tirador, tumingin ito sa amin ni Ernesto. Tumabingi ang kanyang ulo at lumikha ito ng napakalakas na tunog na parang sigaw ng isang tao. Agad naming tinakpan ang aming mga tenga at napaluhod ako noon kasi sobrang ingay, Boss Chris. Ganon din si Ernesto. Nakita kami ni Lola nung time na yon at nagsabi ito kung ano ang nangyayari sa amin. Tinuro ko ang kalapating nasa puno ng mahogani, ngunit wala na ito. Nagsabi naman si Lola na kahit isang sigaw ay wala daw siyang narinig. Ganon din si nanay at kuya na noon ay nasa loob ng bahay. Nagtataka kami ni Ernesto at inisip na lang namin na siguro kami lang ang nakarinig sa kalapating ginto. Lumipas sa mga oras, nilagnat ako, Boss Chris, kung si nanay pa ang tatanungin
Nanginginig na daw ako noong pagsapit ng madaling araw at yung mga dulo ng kamay ko ay nagsimulang umitim. At nang dahil hindi sila kumbinsido, nagpatawag sila ng manggagamot sa ganoong oras imbes na dalhin nila ako sa ospital. At nung nakita ko ng manggagamot, ang sabi daw ng gabay niya, may nagpakitang engkanto daw sa amin at binantaan namin ang buhay nito. Kaya ako nagkakaganoon. Tugmang-tugma naman ito sa mga naranasan namin ni Ernesto. Kaya nagsimulang maniwala si nanay sa amin. Kinaumagahan, nagising ako na masigla ang katawan at nakita ko yung manggagamot na doon natulog sa bahay. Parang hindi lang ako nilagnat, Boss Chris, kasi masigla na ang katawan ko. At taong 1998 naman, ikinasal ang ate ko at nagpatayo sila ng bahay sa loob ng bakuran ni Lola kasi malawak din naman ang lupain ni Lola at marami pang espasyo. Nung time na yon, kakasya pa yung dalawang bahay kung papatayuan. Isang buwan matapos ang kasal ni ate, nagre-reklamo ito kasi tuwing gabi daw, may pagpaparamdam. Ang sabi naman ni Lola sa kanya, dapat daw masanay na ito kasi doon din siya lumaki at dapat normal na lang sa amin ang mga ganoong bagay. Gaya nga ng sabi ko nung una, Boss Chris, yung lupain ni Lola ay talagang pinamamahaya ng mga engkanto mula pa noong bata ito. Ngunit ayon naman kay ate, hindi daw talaga engkanto. Iba na daw ito at mukhang tao na talaga. Kasi minsan, nakakarinig daw ito na parang mayroong naghuhukay sa dingding na gawa sa amakan para lang masilip sila sa loob ng kwarto. Kaya napagdesisyon na ni kuya, lolo at nung asawa niya na bantayan ang bahay kahit isang gabi lang. Nagpatayo ng maliit na kubo si Lolo sa gilid ng bahay nila ate. At ang plano, doon silang tatlo mananatili hanggang sa sumapit ang madaling araw. Ako naman ang kasama ni ate sa bahay nila ng asawa niya para daw hindi ito matakot kahit papaano. Isang gabi, tuloy ang plano. Alas 8 pa lang ay nasa loob na kami ng kwarto ni ate. At ang sabi sa amin ni Lolo, matulog lang daw kami ng normal na parang wala lang. Kaya agad din naman akong nakatulog at ganun din si ate. Mga bandang alas 2 ng madaling araw, nagising ako kasi parang may naglalakad sa bubong namin. Dinig na dinig ko ito kasi pawid lang po yung bubong at sa bawat yapak ay siya namang maririnig ang tunog ng pawid. Agad kong tinapik si ate at tinuro ang bubong. Agad niya akong hinawakan sa braso at ramdam ko ang takot ni ate. Hindi po nagtagal ay may bumagsak sa labas ng kwarto. Malakas ang lagapak na iyon, dahilan upang mapasigaw kami ni ate. Narinig din namin na nagsilabasan sina lolo sa kubo at pwersahan nilang binuksan ang pinto ng bahay. Doon ay nagsigawan sila kasi may tao daw talagang pumasok. Binuksan ko naman ang pinto at dali-dali kaming pinalabas ni kuya sa kwarto. Habang sina lolo at ang asawa naman ni ate ay nakipaghabulan sa taong pumasok sa loob ng bahay. At nung nasa labas na kami, kitang-kita ko po ang isang babae na tumatakbo na parang aso kahit na pwede naman itong tumayo at tumakbo ng diretso. Nakita ko po talaga yung itsura niya at makintab ang kanyang balat nang dahil natatamaan ito ng ilaw ng flashlight ni Lolo. At nung tumalo nito sa mataas na bakod, tanging buntot na lang ang nakita ko at naglaho ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Umiyak din si ate noon nang dahil sa takot at yung ilang kapitbahay namin ay nagsipuntahan sa bahay para malaman kung ano ang nangyayari kasi nagsisigawan na kami noon. Kinaumagahan naman, may inamin yung asawa ni ate. Inamin niya ang kanyang pagtataksil kay ate. Nung hindi pa daw sila kasal, mayroon itong ibang babae, two-time kumbaga,
Ngunit nung nalaman ng asawa ni ate na mayroong kakaiba sa ibang babae niya, kinutuban ito. At ayon pa sa kanya, parang ginayuma ito kasi hindi naman kagandahan ang ugali ng babaeng iyon. Nahimasmasan lang daw siya nung may nakapagsabing manggagamot sa kanya na layuan niya ang babaeng iyon. Nilapitan lang daw siya ng kusa ng manggagamot at dinasalan. Simula daw noon, hindi na ito nagpakita sa babae at isang beses na hinanap talaga siya ng babae at tinuntun ang bahay nila. Nagtataka daw si kuya kung bakit galit na galit ang babae nung pinuntahan siya sa bahay nila at wala daw talaga siyang maalala na niligawan niya ito. Saksi din daw ang nanay at ilang kapatid ni kuya. Maski kami Boss Chris nung time na to, parang lutang talaga si kuya at walang gana kay ate. Ngunit alam naman daw niyang sila ni ate. Umiyak noon si ate at mukhang totoo naman ang dahilan ni kuya na ginayuma siya ng babaeng iyon. Ang mali daw ni kuya, nalasing ito sa binyag ng anak ng kumpari niya. Sa iisang mesa marami daw silang umiinom. Kaya siguro nagayuma ito ng babaeng katabi niya at siya ang natipuan. Guwapo naman kasi talaga itong si kuya. Hindi daw nakasama si ate noon kasi mayroon itong trabaho. Nahihiya din kasi si kuya na tanggihan ang pagiging ninong sa anak ng kumpare niya. At ayon pa sa kanya, mahigit isang buwan daw niyang tinago kay ate na meron itong pinupuntahang babae. Nung time na to Boss Chris, mahigit isang taon ang nakakalipas nung nangyari ito kay kuya. Sa araw na ito, umiyak si ate at niyakap si kuya kasi malaki naman daw ang tiwala ni ate kay kuya kahit papaano. Sobrang bait ni kuya Boss Chris at kahit kami ay hindi makapaniwala na gagawin niya iyon. Yun nga lang, ang babaeng gumambala daw sa kanila at ang babaeng gumayuma kay kuya ay iisa ayon kay kuya. Kitang-kita daw ni kuya na galit ang babae nung gabing hinabol nila ito ni Lolo. At simula noon, naniwala na kami. May isang pagkakataon na pinuntahan nila kuya ang babae. Ngunit ayon sa may-ari ng bahay na inuupahan ng babae, matagal na daw itong umalis doon. Ramon ng Palawan.